meron tayong lecture, formal training siya. Pagkatapos po, no, tatanggapin okay. po ang mga estudyante na nag-graduate dito para mag-OJT, means hahasain pang mabuti ang kanilang skills. Para pagdating po doon or dito, mag-trade test sila kung sino yung bansang kukuha sa kanila, pasado sila. Yung animal byproducts na importante pag dinagdagan natin, ito, in order for us na madagdagan yung kita, i-process din natin kaysa itatapon lang. Oo nga, oo nga. Sa basura ay may kita. Istorya ng mga tagumpay, kwento ng buhay na binago, tatalakayin natin dito. Lahat yan masaya, matutong hayan sa Agri-Akutya. Ilang dekada na nagsaservisyo ang APDC, pero maraming hamon pa rin silang hinaharap. Doktora Gigi, sigurado ko na ikaw ang overall dito. May mga challenges din eh. May ups and downs. Ako lang makasabihin ko sa'yo, meron akong taga-barangay namin na pinadala ko dito. Ngayon, nasa Canada. Ang galing, sandali lang napasok siya sa trabaho through your help o yung APDC. Opo. Anong challenges na kailangan niyo pa? Kinakailangan marami tayong masuporta ng mga ganyan. Pag nakikita po namin o narinig namin na may mga ganyang success stories, kahit hindi email lang sa amin, Facebook, o kumusta na kayo, andito ako, ganyan. Nakakatuwa po, lalo na nanggaling sa inyo. Naku, tuwan-tuwa po kami. Nakakataba ng puso. Opo, kasi sa gobyerno naman, alam niyo naman, hindi naman ganyan ang ating kalakas na pondo. Yung isa sa mga challenges namin dito, kasi nga matagal na tong facility, yung institution, gusto naming ayusin sana. To modernize. Yun yung isang challenge na tinitingnan natin ngayon. Dapat. Yes po, kasi we're going, ito trend natin siyempre kung ano yung naayon na. Yeah, diba? International standards. Yes. Ang dami ng mga pagbabago. Nakakasunod tayo, kanya lang, hindi pa yung ganun pag makikita nyo, hindi ganun na, kapulido pero, na. Sa akin, pwede na, pero pwede na. Mas alam mo yan eh. Opo, yung mga makina dito. Nagkakaroon lang tayo kasing makina noon pag may mga projects. Okay. Po, kaya natutuwa kami pag mga may international funding. Okay. Sana po magkaroon ulit, yun ang inaay natin, magkaroon tayo. Uh-oh. Maging successful yung ating magiging proyekto sana. Okay. Yung mga natapos po dito, mga participants, thank you sa inyo at tinangkilik ang APDC. Tuloy-tuloy pa naman po ang serbisyo natin, nasusustain natin kahit papano, pero kung mas marami po tayong gustong tulungan, kailangan po strengthen pa rin natin sa mga tao. Tama. Kasi matagal na yung mga staff natin, yung mga technical personnel natin. Ano? Sana may mga pumasok na, mag-hire na tayo ng mga bago. Para bago kami mag-exit, meron kaming legacy maituturo sa kanila. Huwag kong iiwan ng agad, Doktora Gigi. Ilang taon pa naman po. Kayo naman, parang okay. Kayo. Okay. ang point ko lang sana, ito na yung pagkakataon natin na ma-broadcast natin na nandito ang APDC. Opo. Ang main ko ninyo, ano yung goal and vision ninyo? Yung ano, dagdag kita natin. Pero yung dagdag kita po natin, para sa kababayan natin, yung the proper way. Uh-oh. Opo, yung tamang teknolohiya. Hindi lang dagdag kita, pwede naman pampamilya lang. Yung simple meat processing, bibili ka ng tosino sa palengke, longganisa. Ang mahal-mahal. Ang simple lang naman pong gawin yan. Dito po rin yun. Kung gusto yung high-end product, sausages, nandito rin. Mas malaki ang kita po noon. Pero yung funding nyo ba, masasabi mo, sufficient? Definitely, ako, I won't contest, no? Nakatutulong kayo sa lalo yung mga nag-a-abroad. Hindi lang yung mga semi, ano yun, yung mga nagdinegosyo ng malaki yan. From housewives, micro-scale, big-scale, dito rin po nag-umpisa. Pero kinakailangan ba, pwede ba yung solo-solo lang pupunta? It should be a group. Pwede pong yung group, yung kooperatiba. Pwede, pwedeng individual. Okay. May schedule yan. May schedule. Kasi sa sobrang dami na nagpapaschedule, yun lang. Pero kung marami tayong pondo talaga, mapapaayos natin itong planta. Kasi we're existing 30 years. Teka muna. Nasusustain niyo halos araw-araw may mga training,
seminars, may calendar kayo niyan? Meron po. Kaya nga po limitado lang. Kasi limitado rin yung space natin, limitado yung staff, kaya limitado rin yung enrollees natin. Ay, dapat dagdagan natin. Ayun nga po eh. Sana nga mas marami. Kung madadagdagan natin win-win ang mga... Win-win eh. Yes po, win-win, both of us. Di ba? Mas marami tayong, maraming mas makikinabang. Yes, yes. Yun ang gusto natin. Tama. Para, syempre, pag nag-move ang karne, mag-move ang livestock. Yes. Yun, mag-move ang pigs. Kikita yung farmer. Yes. Kikita yung processor through the help of APDC. Yes. Marami nang natulungan ng APDC. Ang ilan, nagsimula lamang sa maliit na negosyo. Ngayon, malaki na ang kanilang kinikita. Salamat sa tulong ng APDC. Ano nga yung gusto nating ma-achieve? At kasi nakatutulong tayo doon sa mga household, homesteading, yung mga yung medium scale na negosyo, di ba? Ano pa ang pwede nating ibigay o ipamahagi na kaalaman sa kanila? Opo, basta kaalaman sa pangnegosyo natin sa meat processing. Oo. Pwede siyang simple hanggang doon sa malakihan. Malakihan, ha? Opo, yung ganito na balita klase. Balita ko, meron daw isang malaking kumpanya, huwag nating magbago. Yes, po. Ilan, hindi lang naman isa. Dito. Yes, po. Hindi lang naman isa. Dalawa, tatlo, apat. At yung iba, natapos na. Yung tinatawag nating winning period. Nag-umpisa sila sa maliit hanggang... Nakilala na ngayon. Yes, po. Yes, po. Yes, po. At sila na ngayon nagsasarili. Oh. Even yung formulation natin, may nag-adapt na niyan. Yun na, successful. Isang meat product na gustong-gusto nila natin, akala natin imported. Aminado si Doc Sosi na hindi biro ang pagsabak sa agrikultura. Tanong niya, ano ang maitutulong ng APDC sa mga magsasakang tulad niya? Anong maipapayo natin sa mga gustong pumasok sa industriya? Opo, sa mga kagababayan po natin, whether ikaw ay nanay, or balo, o sa mga lalaki, babae, kung gusto nyong dumagdag ng kita at gusto nyo mahilig kayo sa mga tungkol sa karne, pwede po kayo lumapit sa amin. Matutulungan namin kayo. Malaki yung farm mo, saan mo dadalhin, ay gusto mo mas mapalawig pa, we add more value sa inyong mga inalagaan. Approach po kayo sa Bureau of Animal Industry. Okay. Kaya director, sumulat kayo yung ayan or email. Madali na po o tumawag po kayo. At we assure you, andito po kami para suportahan kayo at tulungan kayo ng mga talagang tamang teknolohiya. Dok, balita ko eh, nakakwentuhan mo ang head ng APDC. Natsyempo, nakapag face to face kami. Wow. At sabi ko, Ma'am Gigi, doktora, meron ka palang APDC. Pwede bang makapasyal? At pinaunla ka naman tayo. Ang laki ha, ang laki ng area nila. At yung sa laki na yun, yung ang dami pala nila natulungan sa Pilipinas na mag-abroad. Alam mo na, paano ba yun? Paano nakakatulong ba tayo yung APDC sa tingin mo? Kasi Doc, parang sa akin, pagka nag-develop ka ng animal product, hindi lang yung farmer yung natutulungan mo. Oo. Diba, nagkakaroon ng value added yung mga produkto nila from raw materials. Tumataas, di ba? Hindi lang farmer, ang nakikita ko doon, pati yung bansa eh. Natutulungan ka. Tapos alam ko, di ba, parang sabi mo meron din silang napapadala sa ibang bansa? Yes, oo. Isipin mo, mag-aaral ka dito ng butchering, mag-aaral ka ng processing, in demand dyan sa Canada, New Zealand, Australia. Isa pa yun, Doc. Oo. Kasi yung mga pinapadala ng mga napapadala sa ibang bansa, nakita dito sa bansa natin, nakakatulong din sa tax. Natutulungan ka rin talaga yung bansa natin. Dolyar. Pumapasok diba? Dito kasi naglalabas na ng dolyar. Diba? So, hindi lang basta-basta ang ginagawa ng APDC. Marami sila talaga. Parang kung isipin mo, isang ahensya na core pagdating ko sa agrikultura. So dito bumabagsak yung mga raw materials natin eh, yung mga baka nyo, mga rabbit, added at value. Maraming nagagawa. Nag-added value. Tama ka. Ang galing ng APDC, Doc. Siyempre! Basta APDC, agree ako dyan.